Hey guys, welcome to Who Got Arky, the podcast. Pero nakaranas ka na ba ng sabaw moments mo kahit ngayong nag-work ka na? Oo, yung mga tipong ano, yes boss, ganun na. Yung parang natataranta ka na tapos sinabi ko dun sa ano sa kuliko, yes boss. Sabi ko, pero hindi ko naman sa talagang tinatawag na ganun, di ba? Usually kasi yung first name, ganun. Yung boss ko lang talaga, yung director ko lang talaga sinasabihan ko ng boss. The rest, first name basis lang. Pero anyway, kasi di ba sa susunod na episode natin, pag-usapan natin yung life mo as an OFW architect. Mm-mm. Ayan. So, pero ngayon, in this topic, pag-usapan natin yung mga lutang moments natin when we were in college. So, Arky College days. Wow! Ayan. But before that, ayan, kamusta ka naman, Je? Actually, after 2 weeks, bumalik ako sa office today. Kasi, ano, naka-work from home kami. Actually, since May, naka-work from home ako. Pero parang Monday and Tuesday, or at least twice a week, pumapasok ako sa office or sa site. Pero this week, parang yesterday lang, sinabihan ako nung colleague ko na bumalik ako ng office because mayroon tayong site visit na tatlo, parang sabi niya ganun. Kasi for the past 2 weeks, nasa bahay lang ako. Ayun. So, bumalik ulit ako ng office. And yun, grateful ako today dahil na-receive ko na yung salary ko. Teka lang, pero late na. Ngayon kasi September 7. Oo, kasi sa amin ay first week of the month kami may salary. Diba kasi dito, every month, may salary kami. So, yun, sa company namin, every first week naman kami binibigyan ng salary. Yun. So, baka pag mga last week na ng month, medyo sabaw ka na kasi... yun. Bekya di peligro na to, friend. Oo nga eh. Diba? Idlog na lang, ganun. Oo. Nalala ko nga yung isang friend ko sa sobrang ano niya daw. Sobrang pag pecha di peligro na, puro noodles na lang. Oo nga. Migoreng. Migoreng. Tsaka ano, itlog, kumbaga ganun. Mga katuwang mo bago ano malapit na yung sahuran. Tama na. So yun na. So pag-usapan natin yung mga sabaw moments natin. But before that, babasahin natin yung mga top 5 entries ng ating mga followers sa ating Hugot Arky Facebook page. Wow. Ayan. Alright. So sisimulan ko from Jimmy K. May lutang moment sa Arky is when nag-miniature kami in SHS Technical Drafting. Alam mo yung SHS? SHS. Oo. Parang iba yung ano, yung code na code sa amin before. Grabe ako, graduate. Parang wala pa tayong 10 years sa graduate. Baka may bagong curriculum na kasi. Ay, oo nga. Kung sa bagay. So, 3 days na ako walang tulog. First time ko di matulog, tapos ganun katagal. Nung pang 3rd day na wala akong tulog, ispasan na ng miniature. Tapos, bumubulong-bulong na sa ako. Baka iba na, bumubulong-bulong na daw sa teka niya. May echo na talaga siya. Tapos, to the point na papasok ako ba ng 6 a.m. Tapos, 6 a.m? 6 a.m. ang aga naman. 6 a.m. ka? Tapos sabi niya, puro, tas yung backpack ko, puro scrap materials na nadapa pa ako sa daan. So, epic sobrang, yun ah. Sobrang hardcore nitong first entry natin. So, sobrang hilo daw siya. Pero at least daw, nakapunta siya ng school, nabuo yung miniature niya, yung skill model niya. So, kasi yung tuhod ko, hindi na. So, yun yung entry. Bongga naman tong si Ari. Grabe naman yung ano niya. Yung entry niya. Yun. Eh, kaya ba nun, ano, Je, doon sa school niyo dati, first year ba, gumawa na kayo ng skill model? As far as I can remember, meron na kaming ginawang ano, skill model. Parang bahay lang siya. Parang ganun. Parang bungalow, ganun. Oo, mga ano lang, yung one story lang ba, parang ganun. Mm-mm. Ah, oo, tanda ako din eh. Mm-hmm. Tapos yung mga klase ko noon, sobrang, di ba parang palinisan kasi yun? Yes.
Ako wala ka tanong kasi sobrang frustrated ako noon. Alam mo yung kantang-ganta ka sa gawa mo, tapos papunta mo ng school, alam mo, Totoo. Totoo. Ako rin, na-experience ko din yan kasi parang feeling ko sa sarili ko noon, tuwang-tuwa na ako sa ginawa ko, ganun. Pero may mga lumalagpas ng mga ano ba, yung mga glue, parang ganun, nakikita pa, di ba? Tapos feeling mo, talagang ano ka na, parang proud ka na sa ginawa mo. Pero pagdating mo sa ano, sa school, wow, may mas magaganda pa pala. Parang ganun. Yung iba may gate pa nga eh. Totoo. Alam mo yung ginawa ko noon? Parang ang yabang ko ba kasi parang sabi ko napaka resourceful ko kasi yung sponge ginawa kong yung vegetation. Ang yabang ko parang wow, napaka resourceful ko. Pagpunta kong school, yung mga klase ko, yung alam mo yung bumili talaga sila nung parang talagang ano, mukhang chipipay yung skill model ko. At least resourceful ka doon, di ba? Oo, grabe. May panghamak na ganap. Ayun. So, let's proceed tayo sa second na ano natin. Yes. Entry. Hugot Arki. Ang entry na niya ay, pangalan ng instructor ko ay Architect Andre Yap. Di ko na na-realize yung nalagay ko ay Architect Richard Yap. Artista yarn. Di ba si ano to? Si Sir Papa Chen. Ay, Papa Chen. Yung Sir Chief ba? Oh, si Sir Chief, sir. Ayun, Sir Chief yun. Para nakarelate ako dito kay ano, kay Rox M. Itago natin sa pangalan Rox M. Dahil dati nung, di ba, mga first year tayo, pag ginagawa natin yung title block, di ba? Yung una kasi ginagawa natin yung title block, so nagsusulat tayo, di ba? Ilalagay natin yung school, yung subject, ganun. Tapos, nilagay ko dun sa subject ko, ay, ano ata, course, di ba? Parang BS Architecture 1. Ganun. So, nilagay ko, BS, ano, lahat okay na yung sulat ko, ganun. Pagdating sa, ano, sa course, BS, Architecture 1, wala yung R. So, gantang-ganda na ako, okay na ako sa lahat. Eh, parang naka-techpen na ata yun eh. Tapos na mali ako, walang R. So, ang ginawa ko nun, inulit ko lahat. Parang na-frustrate ako. Ang alam ko, naglagay ka lang parang yung, alam mo, yung M squared, yung R na naka-ano, ang tawag ba dun? Parang, yun nga, nakalagay. Oo, nakalagay. Sa taas, yung may arrow. Ay, nako. Okay, yun. Next naman. Sabi ni Liz Mona. Mm. Ay, nasabi ko yung pangalan. Hindi, sa comment section naman to, sabi niya, yung friend ko, madaming bloopers. Isang blooper niya sa plate. Mm. Gumawa siya ng skyscraper. Ang ganda ng drawing niya, yung floor plan, perspective, lahat. Pero yung sabaw moment niya, walang hagdan yung fire exit. Well, lagot yan sa ano, sa fire code. Oo nga, eh pagandahan pala ng drawing ito eh. Ayun. Okay, next naman. So, dito naman kay ano, kay Miss Idril D, sabi niya, yung feeling mo high ka kasi kulang ka sa tulog or wala ka pa tulog, parang ganun sabi niya. Tapos super bangag ka na, pinagtakip mo yung takip ng unipin sa tech pen. Ah. Sa bagay, oo nga. Oo. No? Kasi, di ba tayong Arky, marami tayong mga pens, ganun. Oo. And yung mga, itong unipin, ano lang to eh, parang na-discover lang natin na parang siyang kamukha ng tech pen, if I remember, di ba? So, yun nga. Parang natry ko din to eh. At saka, alam mo, yung mga marirealize mo pag nasa higher year ka na, eh, pwede naman gumamit ng unipen. Hindi naman kailangan yung tech pen na 0.1. Kasi aminin na natin, nakailang tech 0.1 ka nun na tech pen. Ang dami, grabe. Di ba? Ang mahal nun. Ang yung, mahal ano, nun. Yung ang tawag dun sa head niya? Parang pin? Pin ba yung tawag dun? Hindi ko na alam eh. Alam po pin nga eh. Ang mahal nun. Parang ano, 500 pag 0.1. Mm-hmm. Pag Staedtler. Mm-hmm. No? Ay. Tapos yung tipong hiram pa yung classmate mo. Tapos pagbalik, naputol dito pa. Uy, ang ginagawa ko noon, nung college ako, pag yung mga 0.1 ko, lagi kong binababad sa mainit na tubig. Ah. Oo, kasi minsan tumitigas yung ink. Mm-mm. So, actually, dyan siya nagpa-blot. Oo nga, ang galing nung ano na yon, yung tip na yon. Pwede nilang ano, kuhanin yung tip na yon from mga kahugot Arky dyan. Oo, pag extra ka, lagyan mo ng kape. Grabe. Baka masira pa yung kape.
May flavor pala yung ano mo. Inumin mo, ganun. Okay, so last entry na to, no? Oo. Ayan, sabi dun sa last entry natin, nainom ko yung tubig na sausawan ng prang watercolor. Hala! Anong lasa nun? Matamis naman yun, di ba? Napansin mo, nilalanggam yung prang. Oo, pero di ko pa naman na-try na tikman. Pero epic yan, ha? Oo, nainom niya daw. Baka no, mukhang kape. Hindi naman siya. Nangyari ba siya sa'yo? Yung parang nainom mo yung... Hindi naman. Ang weird. Pero na-try kasi... ko yung ano, naisawsaw ko yung brush ko dun sa baso ko ng kape. Ah, hindi ko naman din na-try yun. Pero ang ginagawa ko dati, nung pag diba nagpipainting tayo, ginagamit natin yung prang, nilalagyan ko talaga yung ano, yung may tubig ng brush para alam ko na andun yung brush, andun yung tubig tsaka yung brush for the watercolor. Tapos nakaset aside yung ano, yung tubig, pang sarili mong tubig or kape, ano man yan, di ba? Para ma-recognize mo na magkaiba. Oo nga, true. So, yun yung mga sabaw moments na nga. Medyo nakarelate tayo doon. So, sobrang relate talaga tayo. Oo nga, pero, galing. Ikaw ba, Je, ano ba yung mga sabaw moments mo when you were in college? Arki, ayun, college that, life. As far as I can remember, ano yun eh, weekend yun eh. Tapos, mayroon kaming requirement sa history of architecture. Tapos, 2 nights and 2 days akong hindi natulog. So, that time, kasi kailangan kong pag-igihan yung ano. Kasi parang 2 pages yun eh, na drawing ang gagawin mo. Tapos, iba't ibang country. Tapos, iba't ibang, parang lahat ang doon. Parang, kunwari, Asian architecture. So, lahat ng Asian architecture na ano, na building or structure, kailangan mo i-drawing doon. Tapos, cartolina. Ano siya eh, ang ginagamit namin before is, Carson, yung pang ano din siya, pang watercolor. Ay, yung mahal. Oh, yung mahal. Oh my God, ang hirap pagkamali. Oo, yun. So, that time, talagang effort ako. Hindi ako lumalabas ng bahay, ganun. Kahit niyaya ako ng mga board mates ko before na lumabas. Pero sabi ko, kailangan ko tapusin to. So, weekend yun, ginawa ako. 2 nights and 2 days. Walang tulog. Tinay ko yun na hindi talaga matutulog na straight. 2 nights and 2. Tapos pagdating ng Monday, kasi may pasok na ng Monday. Tapos, nung umaga, syempre, umabot na ako ng 2 nights and 2 days na hindi natutulog. So sabi ko, magpahinga muna ako ng konti. Konti ang sabi ko, nap. Merim nap ko, naging tulog na pala. So, oh my God. So yung tipong na nagising na lang ako, ay, shucks, mayroon pala akong klase. Tapos 8:30 pa yun. Alam mo, yung ginawa ko nun, pumunta ako sa clinic. Kasi yun yung din yung day na isasubmit na namin. 8:30 din yung klase ko. Oh, so, ang ginawa God. Ko nun, pumunta ako sa clinic. Tapos sinabi ko dun na nagpanggap lang ako na may lagnat. Para kasi, para maging para excuse, ganun. Ayun yung natatandaan ko sa mga moments ko dahil sa sobrang pagod. Tsaka antok, tsaka yun nga, puyat tayo, ganyan, dahil sa plates. Tapos nakalimutan mo, that day pala, isasubmit mo na, nagpahinga ka pa. Medyo valid, uh-huh. Pero hindi naman totoong lagnat. At hindi talaga yung purpose ko talaga doon. Purpose ko talaga doon, makakuha ng excuse sleep. Ayun. Oh, so ang in the end, tinanggap naman nung prof mo yung... Yes! Salamat talaga. At na-imagine ko, umuubo ka pa. Sir! Kasi yung ano namin, yung instructor namin that time, sobrang stricto. Na to the point na it's either hindi niya tatanggapin or late na tapos may deduction. Ganun lang yung kailangan makasubmit ka that day or that time na kung kailan niya sinabi. Mm-hmm. Pag hindi mo nasubmit ng tamang oras, hindi niya natatanggapin or parang deducted ka na ng 50% sa grade mo. As in, 5 ka na dun sa project na yun? Wala na. Parang, wala na. 0. Parang ganun. So, ang gumawa ko ng paraan, parang hindi naman masayang 2 nights and 2 days ko kapaguran, di ba? So, syempre, ginamit natin yung dramatic skills natin sa teatro. Ayaw naman. Ayaw, itong si Jen. Ako naman. May touch pa.
Ayan. So, salamat naman kay ano, kay Sir Val. Yon. Si Sir Val. Sir Val. Baka, si Sir Val, baka nakikinig siya. Ako po yun. Salamat, sir. Kung nasan ayan ka man, sir. Patawarin mo po siya. Oo, nga natapos na yun. Yan, narkitekto ka naman na. So. Kaya nga. Baka ganun ba? Nakakatawang ano, nakakatuwang balikan. True, true. Oh, so, sa akin naman nun, siguro, mga ano to eh, second sem, first year. Kasi, syempre, andun yung time na, andun yung time ng dami-daming ginagawa at saka first year ka. I mean, hindi ka pa masyadong sanay sa puyatan. Mm. Alam mo yung parang ang tulog mo na lang is gising ka hanggang alas 3, tapos patutulog ka saglit, gigising ka ng alas 6 kasi pasok mo 7:30. Mm-hmm. Parang gano'n, yung mga gano'ng ano, time, second year ako noon. Eh, nung, ano, nung time na yon nasa dorm pa ako. So, meron akong roommate na isang accountancy tsaka isang nurse. Ngayon, since dalawang araw nang ganun yung setup ko, so sobrang lutang na lutang ako, so nagdo-drawing ako niyan. Sa likod ko kasi, sa likod ko, so meron akong drafting table, imagine mo may drafting table ako, tapos nagdo-drawing ako. Sa likod ko, may tukador. Mm-hmm. Tapos dun sa tukador na yun, naglagay ng tubig yung roommate ko. So meron kasi siyang baso, ng gabi na yun eh, alas gis. Mm-hmm. So yun, tapos, pag ano ko, di, pagod na pagod ako. Tapos pagtingin ko doon sa tukador, nakita ko yung baso niya. Sabi ko, ang ganda-ganda ng baso. Sabi ko, ang ganda. Sabi ko, lumapit ako. So, yung baso, ininom ko. Tapos, sarap ng tubig. Sabi ko, tapos sabi ng nurse na, ano, na roommate ko, hala, Barb! Sabi niya, kasi tubig ngayon. Tapos, nahimas mo. Dapat ko ininom yung tubig ko nung ano ko, nung roommate ko, kako. So, parang talagang yun yung mga isa sa mga lutang moments ko talaga nung mga freshman ako. Ano naman, nung, since yung klase ko nun is parang hanggang ano lang, alas dos. Tapos yung kinahaponan, parang sikat ako, sabi ko dun sa mga kotya, dun sa kapatid ko, sabi ko, ah, gusto niyo ng garlic bread? Sabi ko sa kanila. Sige. Di, gumawa naman ako. Di, inano ko na. Parang sa ano lang, sa pan. Sarap. Sabi niya, garlic bread ko? Oo, sabi ko, bakit sibuyas yung... Bakit sibuyas yung ano? Hindi yung pala sibuyas yung nilagay ko, hindi Cardi. So, oh my God. So, sobrang sabaw. Onion bread tawag doon, hindi garlic. Oo, sabi niya. Sibuyas, sabi niya. Anyway, so those are the sabaw moments. Mm-mm. Na I think everyone could relate then. Yes, exactly. Mm-mm. So, Jet, meron ka bang additional na masasabi or ma-advise sa mga sabaw na Arky followers natin? Sa mga sabaw na Arky friends natin dyan, charge to experience kung meron man kayong mga sabaw moments dyan. And ano, parang sa part namin, parang ngayon, tinatawanan na lang namin and magiging part ng journey natin as an Arky. Diba, later on, diba? Yun. Mm-hmm. So, ayun, yung sa iba naman na mga sabaw moments natin, like, sa mga pinagdadaan natin, diba, like, pag sabaw tayo, hindi tayo masyado makapag-concentrate. Ano, just focus na lang sa ano, sa kung ano yung goal mo na maging architecto later on, diba? Oo. Tsaka, one of the books yan na pagtatawanan nyo, lalo pag may ka-witness na ka-archi mo din. Yes, yes. Tatawanan nyo na lang siya. Sa ngayon, nakakahiya, pero later on, tatawanan nyo na lang. Correct. Okay, see you again to next episode. See you. Bye. Arky, bye-bye.